So, narito na tayo sa Paco Garden. And ayan, ito na yung ating nakita nyo naman meron tayo dyan na ma-meet yung ating mga tuturuan. So, ito, napaka-memorable nito kasi ang ganda ng celebrations nila. 200 years na yung garden. And siguro, bigyan ko kayo ng glimpse. So, minsan, sinasabi once a week ka mag-dilig. Eh, paano kung hindi pa tuloy yung lupa ng once a week? Diba? Mag-dilig ka na. Mag-overwater ka na. So, ang rule of thumbs talaga, arrange nyo muna. Mataas sa may, mataas. Basta tatlong line. O, tatlong line. Mataas, mababa. Yan. Tapos, pinakamababa. Hello everyone, this is Hermes Unao of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video mga ka-MDP, syempre, ayan kung nakikita nyo, nandito tayo sa sasakyan at pupunta tayo sa isang lugar kung saan magtuturo tayo ng paggawa ng dish garden. Ayan, na-invite po tayo dito sa Paco, 200 years nung garden, Paco Garden. Tapos mamaya meron tayong gagawin diyang workshop. Kaya bigyan ko kayo ng updates mamaya, kaya kung ready na kayo, mga ka-MDP, tutok lang po. Mga ka-MDP, andito na tayo sa Paco Park. Ayan o, makikita nyo. At papasok na tayo doon. Excited na ako na ma-meet yung ating mga tuturuan. So, eto, napaka-memorable nito kasi ang ganda ng celebrations nila. 200 years na yung garden. And siguro, bigyan ko kayo ng glimpse dito sa kanilang garden at heritage garden na natatawag ito. So, punta na tayo sa loob. Suntan natin yung ating mask para makapag-prepared na tayo ng ating mga gagamitin, okay? So, ayan, nakita ko si ate at nakilala niya tayo. Atin siya ng workshop. Hello po! Ayan, ano pangalan, te? Nora Vargas po. Nora Vargas. Thank you po. Isa siya sa magiging participants mamaya. Ako. Naunahan ko po si ate. Salamat po. Ayan, mag-picture tayo. Paano ba doon? Kinakabahan tuloy ako. Kasi inaabahan ko po talaga kayo, sir. So, narito na tayo sa Paco Garden. And ayan, ito na yung ating nakita nyo naman. Meron tayo dyan. Ayan, Paco. So, ayan, this is the Paco Park 200 years. And grabe, oh. Pasok na tayo dito. And look. Hi. Ella po from NTBC. Ako po yung hello. May kausap po kay Ms. Zen. Ah, opo. Kayo po yung magtatawag niyo. Opo. Papapasok ka lang po yun. And so this is the heritage garden. Ito na lang po muna. Yung garden kit po. Ano po yung Thank you po. Ayan.
Ayan, so this is ganda. Mamaya ikutin natin. Hello po. Ayan. Hi po. Subscriber mo. Ay, thank you po. Ano pangalan? Jessie Ramos. Ah. Kanina nag-subscribe sa akin. Apo. Apo. Thank you po. So ayan na, naka-prepared na dito yung ating venue. Tapos, hi! Hi, Edo! Ayan! So, magtuturo na. So, dito gaganapin yung ating venue. Nakita nyo naman ah, kung gaano kadami. And look! Sobrang ganda. So, ito na po yung venue ng seminar natin. Ayan, nakikita nyo naman yung mga participants natin. And, ayan, sabay ako nagbablog ah. So, pinapaprepare na natin yung mga halaman. So, ito yung mga materials na gagamitin natin. Ayan. Yan yung mga materials na gagamitin natin. Papadistribute na natin dun sa mga table. So, ayan yung registrations. Actually, ito is online registrations. Pero yung mga gustong pumunta, pwede pa naman silang pumunta kahit na walang kit. Kasi ito, 430 person lang daw eh. Pero kung halimbawang hindi kayo nakasama doon sa 30 na nagpa-registered, pwede namang makinig ng workshop natin, ha? So, ang cute. Kasi o, tingnan nyo. Meron tayo dito nakalagay. And, ayun sila. Ayan, nakalagay dito. Yung mga participants natin. And mag-hi po kayo. So, ayan sila. So, yung iba inaantay pa namin na dumating. And, ayan. Ito po yung pinaka location niya. Kaya, kakatuwa. So, ayan. Ito sila, Boss Hill naman. Sila yung nag-distribute nung mga gagamitin. So, check, hey, one, two. Program for today, pinangmagatang create your mini garden, a workshop on dish gardening. So, alam ko po yung lahat sa inyo dito ay sobrang excited na. Yung iba ay bumiyahe pa ng napakalayo at yung iba naman since I work from home, feeling ko 5 minutes lang nag-prepare. Diba? Joke lang po. Ayan. And this program is brought to you by the National Park Development Committee and of course, the Department of Tourism in celebration of the 200 years of Baco Park. I am your host and moderator for today, Sarah June Agbiti. With the theme, 200 Years of Baco Park, a Century for Philippine History and Heritage, the bicentennial celebration of one of our national cultural treasures focuses on highlighting the strong, rich cultural heritage and natural beauty of the park. Baco Park, which was once a cemetery of Manila, originally known as Cementerio General de Dilao, was proclaimed as a natural or national park in 1966. This place has been rebuilt and enhanced to become one of the most beautiful recreational parks in the middle of busy streets. So makikita ninyo kanina ang daming mga sasakyan at ito, kung nandito tayo, sobrang payapa, diba? And the picturesque landscape of the park is one of the masterpieces of the national artist for architecture, Ildefonso Paez Santos Jr. And this morning, aside from gaining knowledge from our resource speaker, we're also hoping that you will be inspired by Baco Park's beauty and translate that inspirational to create your mini garden masterpiece. So alam ko po, sobrang excited na tayo sa ating So nakikita naman natin sa ating lamesa ang ating cute na mga plants. So, let me introduce to you our esteemed resource speaker. So, Mr. Sunaho is the business owner of Mini Dino Park and Eco Garden,
a garden center that was established in 2018. He has been featured in GMA 7, Unang Higit, Net 25, and other cable shows. He has facilitated dish garden workshops in small communities in Bulacan. Recently, he was invited as a speaker in DTI Bulacan. Diba, nakanang na ating speaker for today. He is also a YouTube content creator, focusing on dish gardens and other related topics about plants. So to give us, plantitos and plantitas, some tips and techniques on how we can create our very own dish garden, let us all welcome the owner of the Mini Dino Park and Eco Garden, Mr. Hermini Hildo Sanaho. Let's give him a round of applause. Thank you po mga kaplantito, kaplantito. Ang tawag ko kasi sa mga ano ko, ka-MDP, Mini Dino Park. Ayan. Yung iba dito, kilala na ako. Lagi kasi ito napapanood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. At yan, halos araw-araw ata nabubuhay ako kasama ang mga halaman. So ngayon, dahil 200 years anniversary ng Paco Garden, tayo yung naatasang magbigay ng demo about dito sa dish garden meeting. Actually, pwede kayong mag-dish garden ng ibang plants yung gamit. Pwede ornamentals, pero kasi ako, nagsimula ako tsaka yung business namin sa pagbibenta nitong mga succulents. So, doon sa iba, hindi pa ako nakakilala. Ako po si Hermini Hildo Sanaho. Yan ang po. Haba ng pangalan ko, no? Pero pwede nyo po ako tawagin Hermi. Doon po ako mas kilala. Hermini Sanaho. Ayan. Ako po ay taga Tabanguinto, Bulacan. At meron po akong garden shop kung saan nakikita niyo po sa harapan niyo yung mga binibenta naming halaman. At yan po ay nanggagaling sa Benguet. Yan po ay mga succulents. So, bago tayo pumunta dun sa ating main topic o dun sa ating workshop, umpisahan muna natin dun sa pagkilala dun sa mga plants. So, yan yung pinaka-importante kapag halimbawa mag-aalaga kayo. Kasi, nung nakakaraan na pandemic, dyan tayo bumulusok na parang napakataas nung demands dun sa mga halaman. Dahil dun sa stress na dala ng pandemic, yung toxicity na nakukuha natin sa mga news, balita, at sa pag-lockdown, kaya nagkaroon ng mga plantito at plantitas kasi para malibang sila, naging way yan para labanan nila yung anxiety, yung problema. So, yun yung mga benefits ng pag-aalaga ng halaman. Ano? Bukod sa maraming yan, actually, yung mga halaman na therapeutic yan sa mga tao na nakakaramdam ng depressions. And at the same time, yung mga halaman po, oxygen bomber yan. Diyan tayo kumukuha ng oxygen. So kung halimbawa, may mga halaman ka sa loob ng bahay, napakaganda po yan. Maraming kayong pagpipili ang halaman. Merong mga halaman na pang indoor, merong mga halaman na kayang mag-stand sa low light lang. Merong mga halaman na tinatawag na lucky plants. Yan. So maraming klase ng halaman na pwede kayong pagpilian kung kayo mag-aalaga. At ang unang-unang nyo dapat gawin is alamin o know your plants na aalagaan. Kasi kung hindi nyo aalamin, may tendency na mapabayaan nyo. At kung hindi nyo maibibigay yung tamang care para sa kanya, maaaring mapatay nyo. Diba? So iwas tayo sa ganon. Para hindi mapatay ang halaman, dapat alamin muna natin kung ano yung halaman at kung paano siya alagaan. So minsan sinasabi once a week ka magdilig. Eh paano kung hindi pa tuloy yung lupa ng once a week? Diba? Magdidilig ka na. Mag-overwater ka naman. So ang rule of thumbs talaga, kapag tuyo na ang lupa, tsaka magdilig. Succulents, ornamentals, bago kayo bumili, matagal na mag-search ngayon. Kasi alam nyo, nung araw kasi na ako, bata pa ako, nagsimula ako mag-aralaga ng succulents pag magsimula mag-garden.
hindi tinuturo ng mga garden shop. Kasi pag namatay, bibili ka ulit, di ba? Sino tuturo sila? Di ba? Bibili ka ulit. Kaya ang ginagawa nila, basta benta lang, benta, 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 benta. Pero ngayon, dapat, di ba, magandang attitude na kapag halimbawa yung pinagbentahan mo, tinuruan mo, mataas may mataas, basta tatlong line. O, tatlong line. Mataas, mababa. Yan. Tapos pinaka mababa. So, pag na-arrange nyo na, magsimula tayo sa pinakamataas. Ito ang ilalagay nyo dun sa likod. Kuwari, gagawa kayo, ay nakaharap sa inyo, sa likod nyo ito lalagay. Ha? Sa likod. Ibig sabihin, sa pinaka-likod. O pinaka-ganon. Maglalagay kayo. O, tanggalin na natin lupa. Tatanggalin nyo po lahat. Pwede dito talaga sa mesa, no? Pwede nyo na. O, sige. Tanggalin nyo, ipunin nyo lang, ha? Tanggalin nyo yung pinaka... Sabi ko kanina sa inyo, itong mga soil na to, nagiging stock soil, tumitigas po ito. Ayan, tumitigas yan. O ayan, dyan ako nakaharap sa inyo, dito ko yan. Marunong ako mag-arrange ng patalikod eh. Kayo. Diyan kayo sa harap. O ayan, lagay nyo siya sa likod, sa pinakalikod. Yung pinakamataas. Ayan, pinakamataas. Pwede. I-compress nyo. Hirapan, lagay nyo na yung lupa lahat. Ha? Para ano, kasi mabubuwag yan. Mamaya matatabunan yung dahon. Oo, para hindi matabunan yung dahon, lagay nyo na yung lupa lahat. Sapato eh. Ayan. O, ayan. Ayan, dalawa na. Sila, apat na. O, tayo. Game. Yung pangatlo, yung susunod na level. O. Kung paano niyo titingnan, kung paano niyo titingnan na maganda yung kakalabasan. Kasi nasa, yung ganda daw ay nasa eye ng beholder, ano? So, mata nyo yan, malalaman nyo. So, ako ilalagay ko siya dito sa may pinakadulo. Hindi siya katapat, pero dito sa pinakadulo. So, yan. Ganyan. Saan kayo dyan? Hi po. Ayan na. Hi. Ayan sila, gumagawa na po yung ating mga ano. Mga... So habang gumagawa po tayo, don't forget to subscribe to Mr. Sanahaw's YouTube channel, Hermie Sanahaw Mini Dino Park and Eco Garden. Nakasubscribe na po ako. Salamat ate. So ayan o, nakikita nyo naman yung mga kagalingan nila o. Ayan. Kamusta? Okay lang po. Ang gaganda naman. Ayan, mamaya naman yung finished product nila ha, papakita ko. Hi! Ayan. Pagpapita nyo naman. Ang gagaling ng mga ano natin, participants natin, oh. Parang mga professional na. Ang ganda nito, ang daming halaman. Tapos, kinapos. sobra. Kala ko kinapos. O, ayan. Wow, ayan. Magahe kayo dyan, ha? Uy, ang gagaling. Ito, magagaling itong mga ito. O, ayan. O, ayan, mamaya papakita natin yung ano natin. Kaya naman pala, magagaling eh. O, ayan. Ayan po. At sila gumagawa na ng magagandang dish garden. Ayan pa. Wow. Ayan. Hi. Oh, ayan. Pati daw po yung nagtatanim, maganda din. Oh, ayan. Siyempre, pag gumagawa, dapat maganda, naka-smile at nakangiti. Ilabas, naka-face mask daw sila. I-release lang po yung mga negativity, depression, anxiety, lahat ng problema at gumawa ng nakangiti. Para siyempre, nag-reflect yan doon sa ating mga ginagawa.
So mamaya pipili ako ng lima. Pipili ako ng lima, ha? Oo. Kung sino yung, ayan, natapos na yung akin. Simple dish garden lang yan. So ayan, mamimili na tayo. At pipili tayo ng lima, no? Na kung sino ang mapipili ko lima, may premyo! Palakpakan nyo to. Actually, palakpakan nyo din po yung sarili. Oo nga, lahat kayo maganda. Kung papipiliin ako talaga, siguro mga ano lang, yung medyo maganda lang dito kukunti. Kukunti, lahat maganda. Promise. Yun lang hindi maganda, yun lang ang ano medyo maganda oh. Isa lang, pero lahat kayo maganda, promise. Oh, nakikita ko talaga maganda. Kaya lang mahirap talaga pumili kasi iba-iba yung style at talagang ba't ako nahirapan. Ibig sabihin noon, magaganda talaga 'yung gawa niyo kasi successful talaga 'yung mga gawa niyo, ha. Promise. Oh, maganda din oh. Oh, pwede bang ano? Oh, basta 'yun na lang lima, ha. Lahat naman kayo magagaling, ha. Ha? O, basta yung lima. O, yun yung magkakaroon ng house and love. Meron kayong gift ano package sa Mini Dino Park na plants, ha. Isang set yan ng Saki Lens. Papadala na lang sa inyo. Kunin na lang yung pangalan tsaka yung details, ha. Yung iba naman, pag bumili kayo sa amin, may free. Yun na lang. Si Ma'am Jem de Belen. Si Ma'am Jem de Belen, ano yan eh? Ano na yan eh? Halos suki na yan eh. Oo, dumadayo yan ang Bulacan, promise, ha? Oo. So thank you so much po, Mr. Sanaho, sa ating napaka-insightful na event. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating ginawang dish garden making, create your mini dish garden dito sa Paco Garden at sobrang saya. Talaga na mga nakakatuwa. Pero iikot ko pa kayo, ha, sa susunod dating video kasi gusto ko ipakita sa inyo yung heritage dito Paco Garden. Kaya abangan nyo yan, ha. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, well, mag-subscribe na po kayo, ha. At kung mahihili kayo sa laga sa halaman, sa galang halaman, sa usapang halaman, at sa lahat ng tungkol sa halaman, eh, pindutin nyo po yung subscribe button pati notification bell para lagi updated sa aming latest upload. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sa Instagram, sa TikTok at sa iba't iba nating Facebook page, search lang po Hermes Sanaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Thank you so much mga ka-MVP. And ako po si Hermes Sanaho, kasama po ang ating mga syempre participants dito sa ating ginawang dish garden making. Nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting!